sa mga mapanuring tagapakinig. Isang makasaysayang araw, tanghali o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Jubilin Almay Q. Kabatay, ang inyong mananalumpati ngayong araw. Ako ay nagmula sa pangalawang taon ng kursong pang-elementaryang edukasyon. Ngayong araw, ako ay humihiling na buksan ng inyong puso't isipan upang mas maintindihan ang talumpating aking bibitawan. Ito ay may paksang panitikan sa kasalukuyang panahon. Panahon gamit ang social media, kasangkapan, lunsarang magagamit ng mga guro sa elementarya. Ang pag-aaral ng ating panitikan ay napakahalaga. Sa pamamagitan nito ay malalaman, madarama at masusumpungan natin kung paano nag-ugat at namuhay ang ating mga ninuno. Ang panitikan ay nagsilbing tulay para makita at mabatid natin ang kaugnayan ng kasalukuyan sa nakaraan upang sa ganoon maharap natin ang darating ng may lakas at talino. Sa pag-aaral natin ng panitikan, ay mababatid natin ang mga Pilipinong pumanday ng ating patatayog at mararangal na simulain na naging puhunan sa pagbuo ng isang lipunan. Sa pagbago ng panahon, talaga namang marami rin ang sumabay sa pagbabagong ito. Mababatid din na sumasabay ang panitikan sa modernisasyon ng mundo. Sa pagbago-bagong aspekto ng teknolohiya at internet. Ang modernisasyon na ito ang nagluwal sa mga makabagong anyo ng pamamaraan ng pagtula, pagkwento at iba pang anyo ng panitikan. Nariyan ang mga kwentong isinulat sa anyo ng isang video na may kaagapay na musika habang binabasa kung saan maaalalang sumikat si Marcelo Santos III na mayroon na ngayong 2 na libro. Nariyan ang mga lupon ng maikling tula na mabilis basahin ni Lang Liab. Nariyan ang lumalagong panitikan ng spoken word poetry sa bansa kung saan naging tanyag si Juan Miguel Severo na pinamagatang prinsipe ng hugot. At nariyan din ang rap battle na pinababantog ng flip-top battle leg na itinuturing na makabagong anyo ng balagtasan. Marami din ang mga kabataan na naghihingkayat na gamitin ang platforma ng social media sa paglalahad ng kanilang mga saloobin sa mga bagay-bagay. Mas nagiging daan ang mga kabataan ito sa paglalahad ng kanilang mga nararamdaman, mga mapakasiyahan, kalungkutan, problema, pag-ibig at maging sa mga isyong lokal man. Maging ang mga makabagong guruman sa elementarya ay ginagamit na rin ang social media sa kanilang pagtuturo. Marami na rin mga makabagong guro ngayon ay mayroon na rin social media account gaya na lamang ng account sa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter at marami pang iba na nagiging kasangkapan nila upang makapagbigay ng mga kaalaman sa mga estudyante at sa iba pa. Dahil rin sa internet, mas naging malapit ito o accessible ang mga akda, tula at sulatin ng mga manunulat sa marami mga mambabasa. Katulad na lamang ng mga pagkukwento sa Wattpad na kalaunang inilimbag bilang mga aklat. Nariyan ang mga social networking site na nagsisilbing platforma ng mga manunulat. Sa kabuuan, ang panitikan sa kasalukuyang panahon ay talaga namang naging mabisang paraan upang mas mahingkayat ang mga mambabasa na tangkilikin ang ating panitikan. Sa pamamaraan ng kasalukuyang panahon, mas ginaganahan silang mapanood o mabasa o mapakinggan ang mga ito sa iba't ibang anyo. Ngunit lagi nating pakakatandaan na mas masarap tangkilikin ang sariling atin at huwag magpapasakop sa mga panitikan ng mga ibang banyaga
At dito nga'y tatapusin ko na ang aking talumpati. Naway inyo ito kinapulutan ng aral. Maraming salamat po.